Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon mula sa Mileto, si Pablo'y nagpasugo sa Efeso at ipinatawag ang matatanda sa simbahan roon. Pagdating nila ay kanyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo mula ng unang araw na ako'y tumuntong sa Asya. Buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Ipinangaral ko maging sa mga Hudyo at sa mga Griyego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin doon ay pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Jesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Nakisalamuha ako sa inyo samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli, kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako ang mananagot kung mapahamak ang sino man sa inyo, sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayo ng Diyos para sa inyo. Wala akong inilingid na anuman." Ang Salita ng Diyos. Tanang mga kaharian ang poong Diyos ay awitan. Dahil sa iyo, yaong ulang masagana ay pumatak, lupain mong natuyunay na nariwa at umunlad, at doon mo pinatira yaong iyong mga lingkod, ang mahirap nilang buhay sa biyaya ay pinuspos. Tanang mga kaharian ang poong Diyos ay awitan. Purihin ang Panginoon ang Diyos nating nagliligtas at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon. Panginoon nating lahat, sa bingit ng kamatayay hinahango tayo agad. Tanang mga kaharian ang poong Diyos ay awitan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, "Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya, sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan, upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at si Hesukristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo, ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon'y alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin, at pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila."
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Martes po sa ating lahat. Mga minamahal na kapatid, tayo po ay nasa huling linggo na ng panahon ng muling pagkabuhay, the seventh week of Easter. Ngayon pong darating na linggo, ito po ang kapistahan na ng Pentecostes, na ito po ay ang mamarka na tapos na po yung panahon ng muling pagkabuhay o yung season of Easter. At ngayon pong araw na ito, sa atin pong ebanghelyo at narinig yung bibihirang okasyon na si Jesus ay nanalangin. Ano ba yung laman ng kanyang prayer? Madalas sa ebanghelyo po, ang ating marinig ay sabi ng evangelist na si Jesus ay nanalangin. Gayun lang. Pero ngayong araw pong ito, mismo at narinig kung ano ba yung laman ng prayer ni Jesus. Mga minamahal, siguro po marami sa atin ay talaga namang naghahanap hanggang ngayon ng mga powerful prayers. Maraming mga tao po ang mga nagtanong sa mga pari. Sa akin po, may nagtatanong, Father, ano ba yung pinaka-powerful na novena? Ano ba yung pinaka-powerful na prayer na talaga namang yung aking hinihingi ay matutupad? Yung aking wish ay bibigay sa akin ni Lord. Di ba madalas yan po yung ating basihan na yung prayer, yung novena ay powerful kung yung ating hinihingi ay nagkakatotoo o atin pong nakukuha at natanggap. Pero po ngayon pong araw na ito, sa atin pong ebanghelyo, we are being reminded what a powerful prayer means. Tuwing kailan ba nagiging makapangyarihan ang isang panalangin? Of course, we are pretty much sure na yung prayer po ni Jesus ay napaka-makapangyarihan dahil po siya yung anak ng Ama. Yung kanyang mga sinasabi sa Ama, sigurado po yan ay naidinig ng Ama. Siguro po, ito po yung magandang basihan kung paano po tayo mag-pray and we're assured na makapangyarihan yung atin pong prayer. Siguradong aabot yan sa Ama. Sa prayer po ni Jesus, we have heard kung paano napaka-close lang dalawa na Ama, Ama, napaka-personal. At naya ng tawag po dyan sa Ebreo yung Abba, napaka-close nila. Yun po yung dahilan kung bakit maraming mga Hudyo ang medyo po nagalit kay Jesus kasi sinasabi na ng mga Hudyo, ano ka? Bakit ang tawag mo sa Ama o sa Panginoon ay Ama o Abba? Ano ka, anak ng Diyos? But then, it only shows for Jesus kung gaano po siya ka-close sa Ama. At hindi lang po tungkol sa pagtawag, kung hindi yung kanyang pagtupad sa kalooban. Katunayan, yan po yung content ng prayer po ni Jesus. Father, yung lahat ng utos mo, eto na, nagawa ko na. Now give glory to your son. Yung pong bigyan ng luwalhati yung iyong anak. Mga minamahal, sometimes hanggang dun lang po tayo sa bahagi ng paghahanap ng powerful prayer. Kung gaano kahaba yung prayer, kung gaano makapangyarihan yung prayer, paulit-ulit lang. And we say, yun po yung powerful prayer. But then the Lord says, hindi yan sa tipo ng nobina, ng iyong pagluhod lang, yung iyong mga sinasabi lang. Hindi. What makes a prayer powerful sa halimbawa ng Panginoon ay yun pong pagsunod sa kalooban. Sana po huwag tayo na, Lord, ibigay mo sa akin ito, period. But then when the Lord prays, He would often say, Lord, your will be done. Lord, ito po yung gusto ko, pero may your will be done. At doon po, nagiging makapangyarihan yung atin pong prayer. Bakit po? Kasi kahit na yung loob mo, tila hindi maganap, yung hinihingi ay hindi maganap, but when you say, Father, may your will be done, we are pretty much sure that God has something better in store for us. Mas maganda po yung inihahanda ng Diyos sa atin. Kung kaya nga po pag ating sinabing, Panginoon, mangyari po yung kalooban mo sa akin, sigurado yan. Yung hinihingi mo sa Kanya, mas maganda ang ibibigay niya sa iyo. Ganito po magmahal ang Diyos. He will not just give us what we want. He will give us what we need and more. Nawa po mga minamahal na kapatid, atin pong pagnilay-nilaya na yung atin pong panalangin nawa, huwag lang mamutawi sa ating bibig. Napahabaan, pagandahan ng prayer, magandang mga nobina. Sana po ito po ay tumuloy pa mismo sa paggawa ng kalooban ng ating Panginoon.
sa ating pong prayer na ating masabi ang sabi ng Panginoong Jesus. Ang sabi niya, mangyari ang kalooban ng Ama. Father, nagawa ko na po yung gusto mong gawin. Ngayon, give glory to your Son. Nawa ito rin po ang maging laman ng ating mga panalangin. Mangyari nawa ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Sa atin pong lahat, isang pinagpalang Martes.